Mga kapuso, humihirit ng halos 3 pisong taas presyo sa Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal ang samahan ng mga commercial bakers sa bansa. 2 pesos hanggang 2 pesos and 50 centavos na price increase ang hiling ng Phil Baking dahil sa pagmahal ng sangkap. Ang Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal, mga murang alternatibo sa mga commercial bread na saklaw ng SRP Bulletin ng Department of Trade and Industry. Inihahanda na raw ng Phil Baking ang mga datos na isusumiti sa DTI para sa kanilang hiling na price increase. Pag-aaralan naman daw ito ng DTI. Pag-usapan natin ang hirit na taas presyo ng isang grupo ng panaderya at iba pang produktong gusto ng pataasan ang presyo. Nakasala sa Balitang Hali si DTI Assistant Secretary Amanda Nograles. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Hello po, magandang umaga po sa inyo. Kamusta po kayo? Okay naman po kami, kaya lang tataas daw itong pandesal, ma'am. Good morning ba na matatawag yan? Lalo na humihirit na po talaga yung ating mga ibang nagnenegosyo po nito. Ano po ang posibilidad na maaring pagbigyan kaya ito? Okay, yung sinabi niyo po, yung tinapay, no? Nga kung titingnan natin ang ating SRP bulletin, meron pong Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal. Dalawa lang po yung item na nasa ating SRP bulletin. Pareho po yan humingi ng pag-increase ng presyo. Subalit, base po sa mga datos natin at sa mga pag-uusap natin sa kanila, hindi pa po kumpleto yung mga supporting documents na sinasubmit nila. Kung kaya't hindi pa po natin sila maaprubahan yung pag-increase nila ng presyo. Kasama po yung tinapay doon sa 63 na mga items na humihingi ng price increase mula pa last year na hindi naman po na-aprubahan din po ng DTI dahil po humihingi pa po kami ng mga dokumento at nakikipag-usap. So as of now, as of today, siyam na mga produkto pa lang po ang naaprubahan ng DTI out of the 217 items na laman ng ating SRP bulletin. So, yun pa lang po. At saka po yung naaprubahan natin ng mga produkto, syempre, kailangan pa yan i-roll out sa mga manufacturers at saka mga grocery stores and supermarkets. So, kahit na-approve na po ng DTI, maaaring hindi pa po yan maging effective sa merkado kasi syempre, mayroon pang panahon proseso para update yung mga price list nila at saka yung mga items sa mga tindahan. Okay, pero kung sakasakali, ma'am, ano ba ang computation na tama doon po sa itinaas na raw materials ng trigo? Opo, ano po to? Sa anong item po? Sa pandesal, sa mga bread po natin. Oo. So, ang procedure po kasi, as mentioned before, magsasubmit po ang mga manufacturers ng justification at computation nung sinasabi nilang hinihingi ng price increase. Ngayon po, kung ito po ay pagtaas ng presyo ng mga raw materials or distribution cost or labor cost, kailangan pong ipakita nila yung supporting documents doon. Kami naman po sa DTI, magko-compute po kami ng sarili naming computation using our own data. Tapos, ikukumpara po yun pag nagtugma po, mag-uusap na lang po in terms of effectivity. So, iba-iba po kasi, ma'am, hindi po natin pwedeng sabihin na isang formula para sa lahat po ng produkto. But more or less, meron ba, baka yung ano lang ho, tansya lang, na po pwedeng masabi kung sakasakali, isang piece, piso po ba? Wala, dalawa. Tansya, ma'am. Alright, antayin na po lang po, namin. Hindi pa po sila nagbigay ng supporting document. Kulang pa po. Alright. May iba pa pong produktong humihirit din ng taas presyo ngayong taon. Ano rito ang napagbigyan na po? Ang napagbigyan na po, 9 products pa lang po, no? Mga coffee at saka asin. Mm-hmm. At gaano po kalaki yung mga itinaas na mga ito? Kung titingnan po natin yung SRP bulletin po, yung iba po kasi na hindi nagtaas ng peso pero nagbawas ng gramo. Mm-hmm. Yung iba naman po, nagbawas ng gramo at nagbawas din ng presyo. Okay. Yung iba naman po, nag-increase po ng presyo. So, iba-iba po talaga yung pagbabago. Okay. Pwede po natin i-check na lang po. Ang plano po kasi ng DTI, pag natapos po lahat ng mga na-aprubahan natin na price increase, ilalabas po natin sa dyaryo yung updated na SRP bulletin. Meron po ba tayong timeline kung kailan lalabas ang mga ito? Of course, hihintayin nyo yung pagsusumitin nila ng mga datos, hindi ho ba? May timeline ho ba tayong tinitingnan? Oo.
Sana po by March of this year, maaprubahan po yung lahat ng 63. Mm-hmm. Pero ano po, depende pa rin po yan kung makasubmit po sila ng mga dokumento at saka mag-aayos po sa usap-usapan namin with DPI. Kasi po si Secretary Pascual, binabantayan din po niya yung, mm-hmm. yung mga discussions at saka po yung mga computation po nila. Kailangan po suportado ng dokumento. Mm-hmm. Nabanggit niyo po yung kape na isa sa mga posibleng o pinayagang magtaas. Ano po yung ibang mga produkto na napagbigyan? Asin. Mm-hmm. Yan pa lang po yung naaprubahan namin. So asin tsaka kape pa lang po? Marami pa pong iba na naka-pending sa amin kasi kulang pa po sila ng dokumento at nakikipag-isa pa po kami sa manufacturer. Okay. Mm-hmm. Asik, yung sardinas na matagal nang humihiling, na, hindi pa yon kumbaga effective dapat sa ngayon? Yung pagtaas? Pending pa rin po pending sa amin. Pa rin. Hindi pa po nare-release ang approval. Alright. So 50 plus na mga produkto, hihintayin po natin yan. Maraming salamat po, Asek Amanda Nograles ng DTI. Thank you, ma'am. Thank you po. Alright po. Bye-bye. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga Kapuso Abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.